Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan po tayo, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Baka magtaka kayo, bakit kaya yung mga vlog ko laging nag-drive, laging nasa sasakyan. Kasi po, sa bahay, maingay kasi alam nyo sa bahay doon tayo nagpapabricate ng ating griller. And then, nandyan pa yung mga aso natin. Maingay, so hindi ako makapag-concentrate na mag-vlog doon sa bahay talaga. Kasi buong araw yon maingay talaga dahil sa doon ginagawa ang ating griller. Lalo na ngayon, napakadaming ginagawa na griller dahil ang dami pong mga partners na nag-join sa atin. Sa mga interested magiging partners, e-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. So ngayon, papunta ako ng Cebu City dahil meron tayong ipapadalang 6 na griller dyan sa Luzon. Especially dyan sa San Carlos City, meron tayong ipapadalang 3 griller dyan sa La Union, may isa. Diyan sa Dagupan City, mayroon isa. And then dito sa may San Juan, Batangas, mayroon ding isa. So, good news diyan sa mga taga malapit sa Batangas area. Kasi mayroon palang biyahe ng barko o yung cargo ship galing ng Cebu papuntang Batangas. So, kung sa mga partners natin na kukuha ng griller galing dito Cebu, mas makamura na kayo dahil galing Cebu, direct na dyan parating natin sa Batangas. So ngayon pa lang kausap natin yung shipping lines pinuntahan natin, meron talagang biyahe. So at least once a week or minsan in 2 weeks mang isang beses sila magbiyahe. At least meron talaga, at least makamura kayo sa mga taga Batangas area ng mga partners. Napadala tayo ng 6 na griller. Yung isa dyan ay isang griller at 3 griller. Isa lang yung mga may-ari dyan sa San Carlos City, Pangasinan. So hindi na po natin papangalanan muna dahil saka na natin i-announce yung mga pangalan ng ating mga litsunan kung makapag-open na sila. Para malaman nyo. Basta bandang Pangasinan, napakarami po tayo dyan na mga nag-joins na mga partner San Carlos City, Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City. So parami tayo dyan sa mga area na yan. Yung iba tagdadalawang outlet, 3 ganon yung mga partners natin dyan. So meron din mga dito sa banda sa Southern Luzon diyan sa may San Juan, Batangas. So dito sa may Manila, may Marikina, mayroong Laguna. Napakarami. As of this month lang lumampas tayo ng mahigit 30 partners na nagjo-join sa atin. So yung 30 partners na yan, walang limit po yan. Yung iba, tagdalawa, 3. And then, walang limit kung ilan yung gusto nilang gagawing outlet. So, ano lang yan? Ito lang naging tandaan nyo na sa mga partners na kung in case kayo po additional branches, yung control natin sa sinasabi ko, yung griller na lang yung bibilihin natin. Kailangan yung griller nyo ay dito sa atin manggagaling kasi iyon po ang naka-register doon sa gagawin yung outlet. Kumbaga, protektado kayo sa area na yan dahil kinukonsider natin na isang partner na store na yan kahit ano lang yung bayad yun, griller lang. So, one time lang kayo magbayad ng partnership fee and then the rest na inyong gagawing mga stores are bibili na lang kayo ng griller sa akin. Until December na mag-join sa atin ng mga partners,
sagot ko yung shipping hanggang dyan sa Luzon. Dito sa Luzon or lahat ng mga area, sagot ko yung shipping hanggang doon sa Manila. So, kayo na mag-pick up doon sa Manila hanggang doon sa inyong lugar. Kayo na po yung sagot. Basta sa akin, from Cebu to Manila or anywhere in Visayas in Mindanao, basta mag-join, sagot ko yung shipping. So, malaki na yun. Mahigit 5,000 yung shipping kasama na yung ano yung pag-travel mula sa amin sa bahay papuntang pier. So gagasto na tayo may plus yung shipping pa. So mahigit 5,000 din 'yan. So after December alisin ko na yung promo na 'yan. Maghingi na rin ako ng shipping fee. So promo 'yan ngayon hanggang December. So yung mga nagbabalak na magdalawa or tatlong store gagawin, pwede na nyo lang ngayon ihabol hanggang December para free shipping yan. Gawin ko yung free shipping para naman makamura kayo. And then pag-usapan din natin yung mga iba pang mga clarification doon sa mga nag-inquire. Hindi ko maintindihan dahil yung mga nag-inquire karamihan naman talaga ay nanonood doon sa yung agribusiness how it works. Doon naman sinasabi ko na free training, magkano yung partnership fee, and then yung mga enclosure yun. So sa mga nag-inquire din, ganun din nagtatanong pa rin kung paano yung partnership. So given naman yan sa atin, yung pagiging partner, free na po yung sa ating partnership fee na as of now ha, 90,000, kasama na yung griller, mayroong chopping board, chopping knife, meat injector, and then may kasama na yung free na 1 case injectable solution. Yung 1 case natin na injectable solution, yun po ay 3,500. And then good for 200 pieces of chicken yan. Free po yan, free. Bali, once maubos na yan, yun na lang bali yung bibili nyo sa akin. Bali, as supply, yun ko na ang magiging supply ko sa inyo, yung 3,500. Worth na injectable solution. Yun na lang ang bibili nyo sa akin. Kayo na po maghanap ng manok na inyong lilitsunin. Kasi tuturuan naman ko kung naman kayo sa ating training kung paano hahanapin, paano maghanap ng supplier. And then, mas maganda kasi pag kayo maghanap kasi mas makamura kayo. Kayo in control doon sa supply ng manok. Yung sa akin lang, yung gagawin ko, yung mag-supply sa inyo ng injectable solution. So lahat po ay i-provide na natin yung mga training kung paano patakbuhin yung business, yung system natin. Papakopya ko sa iyo doon sa training natin. Lahat po para tumakbo yung ating business. So again, using your name, hindi yung name ng company ko or Don Ricardo's. Kasi ang gusto ko, i-build ang inyong pangalan. Huwag yung ano, kasi hindi nga tayo nag-franchise eh. Dahil gusto natin yung pangalan natin ang ating i-build. So later on, ganun talaga sa first mong outlet, siyempre di pa kakilala, pero gawin natin yung pwesto mo, i-present natin as parading naka-franchise, di ba? So dapat malaki yung signage, susundin nyo yung sinasabi ko sa ating training. Actually lahat po ay nandoon naman sa training yan kung paano gagawin natin yung ating store, paano natin pagandahin, paano natin yung sa opening, anong mga gagawin. Kasama yun doon sa training. Dito lang yung marami pa kasing nagtatanong. So further explanation lang ito kung paano magiging partner, no? So further, as I said, kayo na po ang gagawa ng inyong store. So kaya nga yung paggawa ng store, kayo na pong bahala para kayo makasave kayo kaysa ano kasi sa franchise, yung pagpagawa ng store ay sa kanila yun eh. Sa kumpanya yun, sila yung gumagawa ng inyong store, pero napakalaki yung budget na hihingi nila sa paggawa ng store kasi nga kikita pa rin sila doon. So mayroon silang contractor, kikita pa rin sila doon sa pagpagawa ng store. So to give you an idea kung magkano yung gagastusin ng store, halimbawa lang kung mayroon kayong sariling panday, sariling karpintero, mas makamura kayo kung arawan nyo papatrabaho yung lechon house ninyo.
Halimbawa, kung ang inyong lechon house na marintahan ay kumpleto na, roll up na, and then pintura na lang, tapos yung pagpagawa sa chimney. Napaka-importante kasi ng chimney, guys. Yun lang, yun talaga yung pinaka-importante doon, kasi ang hirap ng lechon manok na using oling na walang chimney. Automatic na yan. May chimney talaga yung magawin ninyo sa ating lechon house. So, simple lang. Yung, since gusto natin na ang ating store ay magiging presentable sa mga customer, gawin natin maganda. Hindi naman kinakailangan napakaganda. Depende lang sa budget ninyo. Dahil nga tayo sumama dito sa ating grupo dahil nagbabudget tayo. So, yung sa lechon house ninyo, kung yan ay gawa na, repaired na talaga, kumbaga, gagawin natin ay yung front na lang eh. Yung front, gagawin ng salamin. Sa baba, lagyan natin ang mga tiles ba, or pwede nyo magtipid kayo, lagyan nyo ng mga sticker, yung tarpaulin. Padesignan nyo ng mga design, lagyan ng tarpaulin sa baba. Muro lang, napakamuro lang ang tarpaulin. Tapos, importante doon salamin. Tapos may counter, and then yung signage. Signage talaga na malaki. Kasi napaka-importante yan. Bago tayo, yung height niya, ang minimum height is 5 feet. Then yung lapad naman ay i-occupy nyo yung buong tindahan, ang lapad. Kung ito ay umabot ng 20 feet, dalawang 5 by 10, ano, i-occupy nyo yung harapan para makita sa malayo. Kitang-kita siya, baga visible kahit sa malayo. And then huwag ninyong masyadong gawing complicated ang inyong signage. Huwag ninyong maraming mga designs, kasi ano yan eh, kailangan lang doon yung pangalan, napakasimple lang. And then yung kulay dapat intising, kumbaga na ano ka talaga sa kulay, kumbaga kahit malayo kitang-kita. So huwag nyo lang masyado pang gawing complicated ang inyong signage, dahil hindi naman yan arts na ano, kumbaga hindi naman yan painting. So kumbaga nag-ano tayo dyan, nagpa-ano tayo sa kilat, nagpakilala tayo sa pangalan natin. Gawing simple and yung ano lang, visible. Simple and visible sa malayo. Meron naman tayong ano, meron naman tayong sample dyan, tulad dyan sa atin. Kasi dumaan din tayo yan dati na gusto nating napakaraming mga design. Pero ang ano dyan, kung hindi naman mapansin ka agad ng customer, hindi makikita sa malayo, sayang din. So gawin natin simple lang at visible sa malayo. Yun ang napaka-importante doon. So sa mga nang-inquire, sa inyo po ang ano, pagpagawa ng store. So magkano ba ang gasto? So estimate lang natin, kung magpa-repair lang kayo sa store, pinakamalaki na yung 100,000 kung repair lang ha. Repair, meron na yung existing na yung store, pinturahan nyo, signage, di ba? So bibili naman kayo ng ano, freezer. So yung 100,000 kasama na doon yung freezer, pagpintura, di ba? So kung kayo mismo ang ano, magmamanage o magpapagawa, mas makabura talaga kayo. Bale, kayo yung mag-supervise kaysa ipa-contract nyo. Yung contractor kasi titirahin ka rin yan eh, lalo kung hindi mo alam. So nagbigay naman tayo ng mga idea kung paano gagawin ang store. So yung katulad ng mga tarpaulin, mura lang yung tarpaulin. Huwag kayong gagasto ng malaki, kasi meron tayong paraan kung paano makamura sa signage. Kahit malaki man yan, mura lang yan. Basta susundin nyo lang yung yung mga paano ginagawa yung signage. Mura lang po ang signage. At saka kung kayo mismo magpagawa doon sa iba, lalo na kung Panaflex gagamitin nyo, talaga yung napakamahal. So kung kayo'y nag-budget, kung kaya nyo mag-DIY or do it yourself, kayo na pong gagawa. Susundin nyo lang yung mayroon tayong mga videos dyan kung paano ginawa yung mga signage. Yung store, titingnan nyo para yung videos natin sa mga stores ko, titingnan nyo kung paano para magkaroon kayo ng idea, or tatawag kayo sa akin, or mayroon naman tayong seminar or yung orientation or meeting prior sa once mag-join na kayo sa ating, mag-avail na kayo sa ating package, mayroon naman tayong seminar online. Or kahit hindi pa tayo nakapag-start ng seminar dahil nag-schedule kayong pumunta dito, and then magpapagawa na kayo ng inyong lechon house,
tatawag kayo sa akin, magpa-advise kayo, and then magtanong kayo ng tanong, huwag kayong mahiyang magtanong, at bibigyan ko kayo ng ideya kung paano gagawin ang inyong lechon house na makamura kayo. Kung yung budget nyo, or kung talagang gusto nyo yung i-budget ang inyong tindahan, huwag din naman yung i-budget nyo na mang parang mura na rin tingnan yung tindahan. Mag-reflect kasi yan sa status or symbol ng inyong store eh. Kung baga, kung gagawin yung mumurahin yung store nyo, mag-reflect din yan sa status nyo. Kung baga, kung ano yung ginagamit ng inyong store, napaka-pangit tingnan, siyempre, ang dating din, para ding anuhin lang, parang pipitsugin yan. So, kahit naman mayroon naman talagang murang paraan, pagandahin nyo lang pagtrabaho ang inyong store para maganda rin tingnan ang ating, yun naman talaga yung importante, yung presentation ng ating tindahan. At saka yung mayroon tayong mga videos dito, at saka yung iba, kung gustong lalo na yung magti-training, mag-advance na kayo ng training, pupunta kayo dito, free naman kayong kukuha ng video dito sa ating kung paano ginagawa ang setup ng ating tindahan. So, mayroon, pwede kayong video dito, lahat-lahat, pwede tayong pakopya lang kayo eh, kukopya lang kayo dito. At pinaka-simple lang naman yung, ano, simple lang naman yan. And then, unless, kung gusto nyong napakaganda ng store, huwag na kayo maghiya kumuha ng mga contractor para maganda ang dating ng inyong store sa mga may budget lang. Further yun, explanation sa mga nagtatanong. At maraming salamat pala sa mga nag-inquire. Napakaganda ng feedback sa atin, sa ating business model. And hindi ko na lang alanan yung mga tao na mga kilala. Meron tayong mga may tumawag sa atin na mga kilalang tao na malalaking negosyo na inaano tayo, na pinupuri tayo dahil sa ating ginagawang na negosyo na makatulong sa mga kababayan natin, no? So in fact, gusto rin nilang sumali sa atin. So actually lahat po, welcome po kayo sa ating ano, sa ating business. Share natin ito para makatulong tayo ng marami. So walang limit po, lahat po ay welcome po dito sa ating negosyo. Kaya yung iba, yung nag-iisip pa, ay mag-start na kayo, kasi sabi ko, walang mangyayari sa atin, puro lang yan mga plano. Kung hindi yan pagsimulan, darating na yung ibang lumipas na lang yung taon, ilang taon, dalawang taon, sa kanya na maiisip na huli na tayo. Mayroon ng mga negosyong tumatayo dyan na dati naiisip mo, ngayon iba na yung mamayari. So ngayon pa lang, kung napanood nyo yung video, ito pa yung presyo, mura pa yon. So baka sabihin nyo naman, next year nagmahal eh, kasi ang tagal-tagal nyo eh. So ngayon pa lang, magsimula na kayo guys, para hindi pa huli ang lahat. Okay, maraming salamat uli at bye-bye.